blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us in the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those who need most of your mercy. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, heal our life, our sickness, and our hope. To thee do we cry, to punish children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Send then, most gracious Advocate, the eyes of mercy towards us. And after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O Clement, O Lord, blessed Virgin Mary, pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy from the promises of Christ. Let us pray. O God, whose only begotten Son, by his life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal salvation. Grant, we beseech you, that meditating upon these mysteries of the most holy rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what you promise through the same Christ our Lord. Amen. May the divine assistance remain always with us. Amen. Amen. May the souls of all faithful departed through the mercy of God rest in the peace. And may Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit descend upon us and be with us always. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good morning po. Tumayo po ang lahat. Ang puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak aking Espiritu, sakit na agad aking tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin.
mga kapatid, sa pananampagdaliwang na ito ay gaganapin din natin ang Paris Catechetical Day, no? Para sa mga pagpapatuloy ng kaalaman ng ating pananampalataya. Magkaroon tayo ng sapat at manatag na pundasyon bilang mga mananampalataya Kristiyanong Katoliko. May pagdiwang natin ngayon na nawa ang ating pananampalataya ay tunay na may sapat na pagkaunawa sa turo ng ating Panginoong Heso Kristo. So, yung mga bata na kung saan ay nagnanais natin na tayo ay makaunawa ng buhay ni Jesus para tayo ay tunay na makinabang sa kanyang pagliligtas. No? Patuloy tayo na maging kaibigan ni Jesus. Gusto niyo ba na maging kaibigan sa Jesus? So itulog natin sa harapan ng Poong Kapal ang ating mga kasalanan at hilingin natin ng pagpapatawad sa ating mga pagkukulang. Sabay-sabay natin sambitin sa harapan ng Poong Kapal. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lupa akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasabi ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Please repeat after me, Ama naming makapangyarihan, itinakda mo ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mo sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga aral. Magalak ka binata sa panahon ng iyong kabataan. Gabin mo ang ibig mo at ang lahat ng nakaakit sa paningin mo. Ngunit alamin mo lahat na ito ay ipagsusulit mo sa Diyos. Iwaksin mo ang alalahanin at mga kabanasahan. Ang kabataan at kasiguran ay pawang lumilipas. Alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan, bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahon hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos bago magkubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago ka lambungan ng makapal at madilim na ulap.
Alalahanin mo siya bago umina ang iyong patawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ang lakas na iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabuni ang iyong mga ngiting at bago lumago ang iyong mga mata. Alalahanin mo nga siya bago pa mawala ng pandinig na halos hindi mo marinig ang lugar ng giningan, ang huni ng mga ibon at ang himig ng awitin. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahon na katakutan mo umakyat sa taas, bago dumating ang panahon na hindi ka na makalakad, na mag-isa, bago bumuti ang iyong buhok at lipasan ang paglalasang sumiting sa minamahal. Darating ang araw na tayo lilipat sa palagian nating tahanan at makikita ang naglisaw sa lansana ang mga nananangis. Darating ang araw na malalagot ang panigalang tilak na nagdadala sa ilawang yunto. Babagsak ito at maduduro. Darating ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. Alalahanin mo siya bago malumbalik sa lupa ang ating katawan lupa at ang Espiritu ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Sinabi ng mga aral, walang kabuluhan, walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Oo, ang kapahalan noon, ngayon at kailanman. Oo, namin kapahalan noon, ngayon at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para pang isang araw sa mata mo, Panginoon, isang pisak mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Oo, namin ka. Tumubok sa panaginip. Parang damang tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumabing nalarangkat, bulaklak ay nalalagas. Oo, namin ka tahanan noon ngayon at kailanman. Yamang itong buhay namin na ikilang na panahon, italing sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kami yung mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Oo, namin kang tahanan, noon ngayon at kailanman. Kung umakay, padamay ang wagas ng pag-ibig, at sa bawat buhay namin may ganap ang aming awit. Panginoon namin Diyos, kami sana'y pagpalain, magtagumpay sana kami sa anumang aming gawain. Oo, namin kang tahanan, noon ngayon at kailanman. Oo, namin kang tahanan, noon ngayon at kailanman. Tumayo po ang lahat. Nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun,
Samantalang nang inalas sa mga tao sa lahat ng ginawa ni Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo itong sasabihin ko, ipagkakanulo ang anak ng tao, ngunit hindi nila ito naunawaan, pagkat inilingit ito sa kanila." Nangangamba naman silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig sabihin niyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna kayo, mga bata. Hello? So, ngayon, ay kulang sinabi ko sa inyo ngayon ay pagdiriwang natin ang Paris Catechetical Day. Oh, yung mga tinuturuan ng ating mga katikista. Kilala niyo ba yung ating mga katikista? Sino yung ating mga katikista? Anong pangalan? Si Sister Edna at saka sino? Sister? Sister Edna. Si Sister Edna at saka si Sister Edna. Nasaan na yung isang katikista? Yun. Kilala niyo ba yun? O, ano pangalan nyo? Darna? Akala ko si Darna. So, yan po yung mga nagtuturo sa akin para maunawaan natin. No? Sabagkat tulad yun po na ipinahayag sa banal na kasulatan, ay nung sinabi ni Jesus, no? Nung sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad na siya ay ipagkakanulo, hindi siya maintindihan ng kanyang mga lagad. Kaya kinakailangan ipaliwanag, kinakailangan ipaliwanag ni Jesus. Nagkuminsan, kahit nagkuminsan ilang beses na itinuturo sa hindi kagad, no? Hindi kagad natin maintindihan. Sabaga, katulad din po ng ipinahayag, alam niyo maganda yung unang pagbasa ngayon sa araw na ito, mula po sa aklat ng mga ngaral, o kung tawagin natin ay Kohelet, na ipinamamanig sa atin yung aklat ng Kohelet na alin, na yung kabataan, no? Si mga kabataan, sinabi po rito, hayaan niyo po na ulitin ko sa inyo yung binasa natin tungkol sa kabataan, no? Anong sabi rito? Magalang ka, binata, sa panahon ng iyong kabataan, no? Magalang kayo, no? Lalong-lalo na sa inyong panahon ng kabataan. Huwag niyong kalimutan. Yeah, enjoy your childhood. No? Nawa ay lumikaya kayo sa inyong pagiging bata at pagiging kabataan. Anong sabi pa rito? Sabi po rito, hindi mula sa aklat, sa banal na aklat, ha? Gawin mo ang ibig mo at lahat ng nakakaakit sa paningin mo. Kasi napakarami kayong panahon. Kaya habang bata kayo, kung anong gusto nyo, sabi nito, gawin mo ang ibig mo at lahat ng nakakaakit sa paningin mo. Pero hindi lang yun. Mumabig ang Diyos. Ano sabi? Ngunit, alamin mong lahat nang ito'y ipagsusulot mo sa Diyos. Huwagin ko. Ngunit alamin mo lahat nang ito'y ipagsusulot mo sa Diyos.
So yun, gawin natin yung ating mga nakikita na pwede natin gawin habang tayo ay bata. Kasi kapag kayo ay tumanda na, ano, mahirapan nyo nang gawin ito. Pero nung sabi ni Jesus, alamin mo lahat ng ito, ipagsusulit mo sa Diyos. Lahat ng ating ginagawa sa buhay na ito ay isusulit natin sa Diyos. Ibabalik natin sa Diyos. Kaya kinakailangan din natin yung liwanag na dulot ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi bakit? Ibabalik din natin sa Diyos. Kaya huwag natin sayangin yung panahon na ipinagkakaloob sa atin ang buong may kapal. Kaya ito po ang buhay ko pa. Ano sabi niya rito? Iwaksin mo ang alalahanin at mga kabalisahan. Bagaman po ngayon, yung panahon na ito, no? Yung mga bata kayo ay mas nababalisa. No? Alam niyo kung bakit? Kasi kulang tayo ng pananalig sa Diyos. Huwag tayo mabalisa. Kinakailangan natin, tatagan natin yung pananalig sa Diyos. No? Sabagat, ang Diyos ang mahigit na may alam sa ating buhay. Kung minsan may mga pagkakataon na gawa ng sitwasyon na pinabibilangan natin, yung mga kabataan ay kung minsan ay mas nababalisa. Pero sabi nga, ano man yung sitwasyon na pinabibilangan ng sino mang tao, ay nawa ay huwag namin kalimutan yung pagtitiwala natin sa Diyos. Mababawasan ang ating pagkabalisa. Ano bang sabi rito? Ang kabataan at kasibulan ay pawa lumilipas. Lumilipas. Kaya nga, bawat segundo may presyo, bawat minuto, hindi na babalik yan. Hindi na babalik yung bawat minuto. Kaya, kung makagagawa kayo ng mabuti, gumawa kayo ng mabuti. Kung hindi, kung yung kayo makagagawa ng masama, iwasan ninyo. Bakit? Hindi na mapapalik yan. Kapagamat kung sabihin natin ay, bukas ko na lang, bukas na lang ako babawi. Well, good. Pero hindi mo na maibabalik yung kahapon. Hindi mo na kayang ibalik yung kahapon. Kahit na yung isang segundo na lumipas, ay hindi mo na pwedeng ibalik. Kaya huwag natin sayangin yung ating kabataan sa kalokohan. Ano bang sabi po rin sa aklat ng mga ngaral? Alalahanin mo ang lumika sa iyo sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan. Panahon hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Ano pa? Alalahanin mo ang Diyos bago mapupli ang sikat ng araw bago magdilim ang buwan at mga duduin bago kalampungan ng makapal na madilim na ulan. Na ulan. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ang lakas ng iyong mga tuhod. Nakita natin ang isa, yung mga nanay at tatay, yung inyong mga lolo at lola, humihina na ang tuhod. Kaya huwag niyong sayangin yung lakas ng inyong tuhod. Alalahanin mo siya bago mabuni ang iyong mga ngipin, at bago lumago ang iyong mga mata, alalahanin mo nga siya bago ka mawala ng pandinig. Na halos di mo marinig ang lugar ng gilingan, ang huli ng mga ibon, at ang ibig ng awitin. Alalahanin mo siya bago lumating ang panahon na katakutan mong umakyat sa itaas. May mga tao na kapag tumatanda na, ayaw nang umakyat sa taas. Kasi bakit? Naalala ko tuloy itong ating simbahan.
Sabi ng aking kapitbahay, sila'y umakit dito. Dito sa cross, yung cross dyan sa itaas. E ngayon, yung matanda na, hindi na kayang umakit sa itaas. Kaya ba, kaya yung umakit sa itaas? Ewan ko lang kung kakayanin nyo, no? Pero kalimutan, na nagagawa niya rin, kabataan, pag tumanda ka na, hindi mo na magagawa yan. Alam pa, sabi po rito, sa aklat ng mga ngaral na sinasabi ng Panginoon, alalahanin mo siya bago dumating ang panahon na katakutan mong umakyat sa taas bago dumating ang panahon na hindi ka makalakad na mag-isa bago pumuti ang iyong buhok at dipasa ng pag-anasang sumiping sa minamahal. Medyo excited ko. Pero bahagi rin ko yun. Dumating ang araw na tayo dilipat sa palagilan nating tahanan at makikita mong nagbibisaw sa lansangan ang mga nananangis. Darating ang araw na malalagot ang kanikalang bilak na nagdadala sa ilawang pinto. Babagsak ito at matutulog. Darating ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa at ang Espiritu ay magbabalik sa Diyos na may bigay nito. So, sa gitna ng inyong kababaan, huwag niyong kalimutan ang Diyos. Alalahanin natin ang Diyos. Alalahanin natin si Jesus. No? Kaya napakaganda po yung pagkakataon na ito na kayo ay tinuturuan at kayo naman ay nakikinig. No? Nakikinig ba kayo? Sumusunod ba kayo sa turo ni Jesus? No. Sapagkat yun ang maging gabay natin. No? Habang yung panahon natin ay lilipas sa daigdig na ito, dito tayo higit na magkakaroon ng kabuluhan. At walang iba kundi yung turo ng ating pananampalataya. Alam nyo, yung turo ng kanyang walang hanggang pagmamahal. Sa kaya po tayo tinuturuan sa ating katisiso paralin para tayo ay bigyan ng maraming kalaban upang maipakita natin kung paano rin tayo magmahal sa kapwa at magmahal sa Diyos. No? Tinuturuan tayo kung paano. Kasi maliwanag naman, ano? Madaling sabihin na, mahal ko si Jesus. Mahal ko ang Diyos. Mahal ko ang magulang ko. Mahal ko ang kabalik ko. Mahal ko yung kaibigan ko. Pero, kaya tayo tinuturuan at tinuturuan tayo ng mga pamamaraan na huwag nating kalimutan. At nawa po matulungan matutunan natin yan sa liwanag ni Kristo sa gitna ng ating kabataan. Sa gitna ng ating kabataan. Sapagkat ang kabataan lumilipas. Pero nawa, magamit natin yung lakas na ibinibigay ng Diyos kabataan upang lalo nating makilala si Jesus. Ibig sabihin na makilala si Jesus, hindi yung, alam ko na yung buhay ni Jesus. Pero pag sinabi natin, lalo natin nakikilala si Jesus, ay ibig sabihin din ito ay, natututo akong magmahal. Marami na akong nalalaman yung pamamaraan ng pagmamahal sa kapwa ko at sa Diyos. Kaya nasasabi ko, nakikilala ko na ang Diyos. Katulad na limbawa na ako'y nagmamano sa aking mga magulang. Ako ay sumusunod sa mga utos ng aking mga magulang. Hindi ako nagdadagog sa aking mga magulang. Nasunod ka agad ako kapag ako'y natusan sa aking mga magulang. Kapag yan ay
Nasasanay tayong gawin, mga sabi natin na, naaalala ko si Jesus. Nakikilala ko si Jesus. Kasi ginagawa ko ang kanyang mga utos. So ito po yung panalangin natin. Panalangin natin po, no? Sa gitna ng biyaya ni pinagkaloob ng Diyos, ang biyaya ng kabataan. Sana po ay alalahanin palagi natin ang Diyos. Huwag natin kalimutan ang Diyos. Kaya, isa sa pamamaraan na huwag natin kalimutan ay putusin ko ay tatlo. Ito ay yung basic na itinuro sa atin, tatlo. Ano ito? Yung pakiisa natin kay Kristo bilang pare. Ano yun? Paano na tayo naging sa kay Kristo bilang pare? Nagdarasal. Nagdarasal ba kayo? Hindi ako lahat nagdarasal eh. No? Nagdarasal ba kayo? Palaging magdasal. No? Sana po'y palagi kayong magdarasal. Lalong-lalo na pag-araw ng Linggo. Huwag natin kalimutan. Tayo masaya na, nakikisan tayo kay Jesus bilang pari. Kasi alam, tayo nagiging madasal. Palagi tayo magdarasal. Huwag kayong magsawang magdasal. Hindi lamang ang pag-aral ng Linggo sa ibaga ng pagdiriwang ng Misa. Araw-araw, magdasal tayo. Pakiisa natin kay Kristo bilang propeta sa paparang pamaraan sa pamagitan ng tinatawag nating pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Pagsasabuhay ng pananampalataya. Yung una, panalangin. Pangalawa, pagsasabuhay na pananampalataya. Kasi yung aming preaching, no? Kung paano tayo mabuhay bilang mga tagasunod ni Jesus. Yun yung ating living witness. Yung sarili nating buhay. No? Kaya yun po yung pangalawa. Pagsasabuhay ng turo ni Jesus. Pangatlo, ay pakiisa natin kay Kristo pari, propeta, at hari. So ano yung hari? Paglilingkod. No? O kung tuusin natin ay pamamahala. Hindi natin pwedeng paghiwalayin yung paglilingkod at pamamahala. Maaring paglilingkod, pwede sabihin natin pakiisa kay Kristo bilang paglilingkod o pakiisa natin kay Kristo bilang pamamahala. Kasi ginawa ang pero yung tawag ko ngayon ay servant leader. No? Yung namumunong ng lilingkod. No? Yun ang kalimitan binabanggit. Pero sabihin na lang natin ay no, sa pamagitan ng paglilingkod. Kung paano kayo maglingkod, kung paano kayo magbigay ng inyong serbisyo sa bawat isa, ay pakiisa natin yung kay Kristo bilang hari. At tulad na limbawa ng ano, ay kapag kayo ay naging maayos sa inyong pag-aaral, so, kung kayo ay gumagawa ng assignment. Gumagawa ba kayo ng assignment? Oh. So, pinamahala ninyo yung inyong pagiging estudyante. No? Hindi kayo nagpapabala sa inyong tungkulin. No? Kung kayo, alimbawa, ay may mga pamilya ako kasi na merong assignment. Ano? Alimbawa, paghuhugas ng pinggan. Kapag hapunan. Sino-sino marunong maghugas ng pinggan? Oh.
Very good. Matuto kayong maghugas ng pinggan. Yun eh, bahagi yan. Kapag alimbawa, naghugas kayo ng pinggan sa inyong bahay, no? Tinutulungan ninyo ang inyong nanay, ha? Paglilingkod yan. Kayo ay nagwawalis ng inyong bahay, ha? Paglilingkod yan. So yun po itong tatlong ito. Panalangin, pagsasabuhay ng ating pananampalataya, at paglilingkod. Pakiulit nga po. Number one, panalangin. Sabay-sabay. Pangalawa, pagsasabuhay ng pananampalataya. Pakiulit. Pangatlo, paglilingkod. Ano? Ulit. Aling una? Pangalawa? Pangatlo? Ito yung itulong natin sa ating harapan ng buong ni Kapal. No? Tumahimik tayo sa mandali. No? Para baka may gusto pang sabihin sa ang Diyos sa atin. Hilingin natin at ipanalangin natin ito sa kanyang harapan. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay ng inyong
Please repeat after me. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming mga pinhaya at paunlakan mo ang paghahain aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay pagkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuwing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon, ikinalugod mo sa kanyang baguhi, mabuti ang lahat. At sa pamamagitan niya ay aming tinatanggap ang abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya hindi na iba sa iyo, minabuti niyang maging diri na iba sa mga tao. Hamag siyang tulad namin sa kamatayan totoo, noong hiyain niya ang sarili unang siya ng kami makasundo mo. Kaya naman ay itinangal siya at iyong itinampok upang sa lahat siya'y manguna. Ngayon ay lahat ng sa kanya'y nakikisa ay talagang magkakamit ng buhay at likay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalakitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakila. Santo, Santo, Santo. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Ngayon din naman ang matapos ang abunan, inawang kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin ito ang kalis sa aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ang ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Pinihali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglikod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo yung mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingabin mo yung simpang labanan sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francis, ni Benaventura, at ang Tanang Kapariyano. Alalahanin mo rin ang mga kapatid na ang hinahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumana. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan, pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birheng Maria.